9 business ideas na pwede nating pagkakitaan mula sa pag-aalaga ng baboy. Magandang araw po. Ang diskusyon naman natin ngayon ay tungkol dito sa siyam na negosyong mula sa pagbababuyan na pwedeng-pwede nating gawin bilang negosyo o pangkabuhayan sa ating mga probinsya. Itong ating babanggitin ngayon ay mga common lang na ginagawa natin doon sa pagbababuyan na kung saan kapag ito'y ating siniseryoso ay pupwede itong maging maunlad na kabuhayan. Simulan na natin sa number 1, itong pagbebenta ng pangkatay o panglechon na baboy. Ito yung usual na ginagawa namin, pero ang pinakamadalas talaga itong lechonin na baboy, yun yung binibenta namin. Dahil mas mahal na yung presyo niya, mas maaga pa siyang maibenta o hindi mo na siya kailangan palakihin pa ng todo. Kasi pag malaki na, mas mura na yung kuha ng mga bumibili ng baboy doon sa amin. At ganun talaga ang pinakamain na ginagawa ng nanay ko sa pagbibenta niya doon sa kanyang mga baboy. At ayun naman, kumikita naman talaga kami doon sa ganong style. Kaya lang minsan dumadating din ang panahon na talagang mababa yung bili doon sa mga lechonin. Lalo na pag maraming supply ng mga baboy, mga panglechon na baboy, mga native na baboy. Pero dahil ang pakain naman namin ay mga organic mula lang doon sa mga dahon ng kamote, dahon ng kangkong, kaya wala namang masyadong gastos doon sa pagpapakain. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung pag-alaga namin ng baboy at pagbebenta ng mga panglechon na baboy. At sa amin, dahil sa tagal na rin namin nag-aalaga ng baboy, madalas sa amin talaga pumupunta, dumidirekta yung mga buyer ng mga baboy. At yun yung ibig kong sabihin dun sa marketing, na habang tumatagal ka na nag-aalaga ng baboy, nakikilala ka. So lalapitan ka na ng mga bumibili, alam na nila agad kung saan sila pupunta kapag kailangan nila ng baboy na panglechon. At may mga suki na rin si mama na bumibili sa kanya ng baboy na mas mahal pa kaysa kuha nila dun sa ibang mga nagbebenta. Pero kailangan lang i-hold ni mama yung baboy niya na kailangan dun niya ibigay sa bibili na yon sa naglilechon. At dahil dun sa up and down na presyo ng pagbababuyan, dun tayo nakaisip lalo ng mas marami pang paraan kung paano tayo magnegosyo pa na mula sa baboy at kung ano yung pwede pa nating gawing business. At yun ay babanggitin natin kasama yun sa nakalista dito sa siyam na nilista natin na po pwede nating gawing business doon sa pag-aalaga ng baboy. Ngayon, proceed naman tayo dito sa number 2. Ito naman yung pagbebenta ng karne na fresh mula doon sa baboy. Pwede tayo magkatay ng baboy, tapos ibebenta natin doon sa mga kapitbahay natin, o kaya mag-open tayo ng space doon sa mga palengke, tapos doon tayo magbebenta. At least mula sa atin yung baboy, at tayo na rin ang nagmamarket nito doon sa mga merkado. So sa ganitong estilo, mas malaki yung kikitain natin dahil hindi na tayo dumadaan pa doon sa mga middleman. Ang kita natin direkta mula doon sa consumer. At ang kagandahan nito, maganda ring market ito kasi galing mismo sa'yo yung iyong baboy na kinakatay. Ikaw mismo ang nagpapakain at alam mo kung ano yung pinapakain mo doon sa baboy. So pupwede mong ipagmalaki doon sa mga bumibili sa'yo na ito ay tubong organic o kaya ito ay fresh na karne kasi galing mismo sa farm mo. So yun yung value adding na pwede mong ilagay doon sa pagmamarket mo sa baboy. At ang maganda dito, direkta na sa'yo yung kita at hindi ka na kailanman magrereklamo pa na masyadong mababa yung kuha sa'yo ng mga middleman, ng mga bumibili ng mga baboy. Kasi ngayon ikaw na ang nagsasabi kung magkano yung benta mo doon sa iyong mga karning baboy. Maliban lang kung bumaba talaga yung presyo doon sa baboy o yung SRP na mula sa government. So talagang mas mababa yung benta mo. Pero importante dito, hindi mo na kailangang idaan pa sa mga middleman. Dahil kung bumaba pa yung presyo ng baboy at dumaan pa ito sa middleman, hindi lalong mas mababa pa yung mabebenta mo. Kaysa doon sa direkta ka doon sa mga consumer na mismong kakain ng iyong produkto. So dito sigurado ka na yung binibenta mo safe sa kanila, quality na karne. Kasi alam mo naman kung ano yung pinapakain mo sa baboy, alam mo kung paano mo kinatay. At doon pa lang talagang maipagmamalaki mo yung iyong binibenta at makakuha ka noon ng mas maraming suki doon sa palengke. Ito namang number 3 ay ang paglilitsyon. So ikaw na mismo ang maglitsyon ng baboy mo. Kung yung baboy mo ay panglitsyon, yung mga litsyonin na klase ng baboy, yung medyo katamtaman lang yung laki na pwede panglitsyon. So hindi mo na siya ibenta ulit doon sa mga litsyonero o sa mga middleman. Dahil ikaw mismo may litsyonan. It's either kukuha ka ng tao ng maglitsyon o ikaw mismo ang gagawa para mas malaki yung income mo. So dito, kahit kukuha ka pa ng tao na maglilitsyon,
mas malaki pa rin yung kikitain mo kaysa dun sa ibebenta mo sa mga lechonero. Dahil silang mga lechonero, madalas may mga tao rin yan na naglilechon. So, doble pa yung patong nila dun sa binili nila sa'yo na baboy. Unlike sa dito na ikaw na mismo gagawa, mas malaki yung kita at direct ka rin dun sa consumer. Ngayon, ang problema mo naman ay yung pag-market kung paano mo ibenta yung lechon. Marami ngayon nagbebenta online na. Pwede ka na makipag-deal through online, through YouTube, through Facebook, through page. Pwede kang gumawa ng page mo na ikaw ay isang lechonero. So, gagawan mo ng pangalan yung page mo. Example, Lechon House o anuman ang gusto mong ipangalan. Para mas habang tumatagal, kung maganda yung iyong benta, at kung makabenta ka man dun sa page mo, may mga magla-like, may mga magko-comment ng positive. So, yun pa lang, pwede mo rin i-share yun sa mga groups dun sa Facebook. O kaya ipagkilala ka na sa YouTube, so dun sila mismo magko-comment sa'yo na sila ay kukuha ng iyong lechon. At kung meron ka namang malaking budget, pwede ka rin mag-rent o bumili ng space na malapit sa kalsada, malapit sa highway, kung saan dun mo itatayo ang iyong lechonan para yung mga tao makikita nila at mamimili na lang sila dun kung ano yung gusto nilang katayang baboy, saan dun yung gusto nilang ilechon. So talagang maganda itong paglilechon, lalo na kung ito ay hilig mo rin gawin. Dahil number one naman talaga, kaya naging successful ang isang tao dahil passion niya yung ginagawa niya at masaya siya dun sa kanyang ginagawa. Number 4, pagbebenta naman ng mga putahe o yung mga luto na karne ng baboy. Halimbawa, kung meron naman tayong lugar na pwede nating pagtayuan ng karinderya, pupwedeng tayo na mismo magluto ng mga baboy natin. Tapos yun ay ibebenta na natin dun sa mga kapitbahay natin o yung mga bumibili. Halimbawa, malapit tayo sa mga schools, malapit tayo sa mga malls o saan man yan, malapit sa mga establishment. So maganda rin ito na magtayo tayo ng karinderya. Siguro sa simula, medyo mahirap pa magbenta at hindi pa masyadong mabili, lalo na't inaalam pa lang nila yung lasa ng luto natin. So, syempre, kailangan masarap din yung ating luto para magkaroon din ng maraming customer. So, sa simula niyan, bibili muna tayo ng karne, yun muna yung lulutuin natin. O kaya, kung magkatay man tayo ng baboy, yung iba, yung mga fresh na karne, yung iba, ibebenta natin. Tapos, magtira tayo doon ng pangluto natin para doon sa ating karinderya. Tapos habang tumatagal, natitikman nila yung lasa ng luto natin. Pag nagustuhan nila, magkakaroon tayo ng maraming customers. So doon, baka sakaling isang buong baboy, pwede na nating maluto yon para sa ating karinderya. At mabenta natin yon lahat. So mas malaki yung kita natin kaysa doon sa ibebenta natin yung baboy ng buhay. At kahit yung ibebenta natin yung baboy ng karne, dito sa karinderya kapag niluto na natin, so doble-doble na yung kita natin. Pero dito, kailangan na natin siguro ng manpower, kailangan natin ng mga kasama, magluto, magkatay, dahil hindi naman madali itong gawin kung mag-isa lang tayo. Kaya pag ano nakadami na kailangan nating tao, ito talaga isang ganap na talaga na business, so seryosohin talaga natin ito. At kailangan din dito, marunong tayong humawak ng pera para mas mapalago pa natin yung ating business. At malay natin, yung karinderya ay magiging isa ng restaurant sa future. Ito namang number 5, itong barbecue sa tabi ng bahay natin o dun sa labas ng tindahan. So, isa rin ito sa produkto na pwede na nating gawing business mula dun sa ating pagbababuyan. Ganon din to sa simula, pakunti-kunti muna, pero habang tumatagal, dumadami yung customers, so lumalaki yung benta natin, so baka isang buong baboy na yung mabarbecue natin dun sa ating barbecuehan. Pag ganon, mas malaki na yung kikitain natin. Example dito, baka inisip natin, pag barbecuehan, napakaliit lang yan, napakakunti lang. Puro ano lang yan, mga laman loob, mga kunting karne. Example natin dito sa mga barbecuehan na talagang volume pag nagbenta ng barbecue ay itong mga barbecuehan sa Boulevard, sa Dipolog Boulevard. Doon talaga, pumupunta doon ng mga tao para kumain ng mga barbecue. Eh, yun ay nasa syudad. Kaya ang lakas ng volume doon ng kanilang pagbebenta ng mga barbecue. So sigurado, ang dami ng kanilang nabibenta sa isang gabi. Dahil ang operation doon ay tuwing gabi. Tuwing gabi kasi namamasil yung mga tao doon. Tapos nagbar-barbecue, tapos may mga balut. Yun ang maganda doon sa Dipolog Boulevard. So halimbawa, kung nasa probinsya tayo, pwede naman tayo mag-rent din ng mga space doon sa mga syudad para doon natin itayo yung ating barbecuehan. Bukod dito, marami rin mga lumalaki na rin ngayon ng mga business kung saan meron din silang mga ino-offer ng mga barbecue at talagang nagugustuhan din ito ng mga tao, kaya lumalaki lalo yung kanilang business at nagiging restaurant na. Ngayon, proceed naman tayo sa number 6. So itong number 6, ito naman yung isa rin sa magandang business mula dun sa pagbababuyan natin, sa pag-alaga ng baboy. So itong paggawa ng longganisa, tusino, sausage, hotdog. So ito yung mga pinoproseso ng mga karne ng baboy na pupwede rin nating ibenta kung saan ito ay pwedeng magtagal dun sa mga ref. At pwedeng-pwede rin natin itong i-distribute dun sa mga stores, sa mga supermarkets. Kaya dito,
mas mapapalago din natin lalo yung ating kita dahil marami rin talaga ang tumatangkilik dito dahil ito yung ginagamit minsan na pang breakfast, pambaon. At ang mas maganda pa dito kung tayo mismo ang nag-provide ng baboy na ginagawa nating mga longganisa, tusino, sausage at iba pa, mas madali natin itong ibenta dahil galing mismo sa atin yung karne at pwede nating sabihin na ito'y organic dahil alam naman natin kung paano natin ito pinapalaki at talagang organic naman yung pagpapalaki natin. Maliban lang kung pinapalaki natin ito na ginagamitan natin ng mga synthetic, so hindi natin pwede ito na sabihin na ito ay organic. At pag organic naman ito, magandang magpa-certificate din tayo para mas malaman ng mga bumibili na yung karne na ginamit natin doon sa mga tusino, sa mga longganisa ay galing doon sa organic na karne. Pero kapag ito ay processed food na, hindi na natin sigurado kung ito pa rin ay magpapatuloy na organic, depende pa rin doon sa ihahalo natin ng mga ingredients doon sa ating mga processed food. Pero yung pagpapalaki ng baboy organically, yun ay magandang market na rin na yung baboy na kinatay o ginawa natin na mga processed food ay mula talaga sa pagiging organic. Lumalaki sila ng organic. So ayun, dito marami na rin ang mga lumalagong business sa mga ganitong klaseng produkto mula dun sa baboy. Kaya pagka meron na tayong budget, pupwede rin natin gawin ito bilang negosyo. Proceed naman tayo ngayon sa number 7. Itong number 7 na ito ay isang basic talaga na ginagawa sa mga probinsya. So ito ay ang pagpapaalaga ng inahin kung saan yung magiging anak ay hati kayo nung nag-aalaga at yung may-ari. Pero ibabawas mo na dito yung para doon sa barako. Ito ay usual na ginagawa sa probinsya kung saan yung mga walang mga baboy, walang pambili. So ganun ang ginagawa nila, nag-aalaga sila ng mga babaeng baboy para gawing inahin. At kapag inahin na, pag nanganak na, hati na sila, doon magkakaroon na sila ng baboy. Nasa kanila na yon kung ibabalik nila yung inahin doon sa may-ari kapag meron na silang nakuha para magpalaki na ulit sila ng mga magiging inahin nila o itutuloy-tuloy pa rin nila. At madalas kapag biik pa lang na inalagaan yung baboy, so pagka lumaki yung baboy, pag nanganak na o kaya ilang beses ng manganak, yung baboy ay magiging hati na sila doon sa inahin mismo dahil biik niya pa lang kinuha doon sa may-ari. So ito noon ay ginagawa, ito ay nakaugalian na sa probinsya, kaya nagkakaroon na rin ng mga baboy yung mga kahit walang pambili. Ang importante, meron silang source ng mga pagkain ng baboy. Sa amin, ang pinaka-usual na ginagamit na pagkain ng baboy ay mga kangkong. Tapos hinahaluan lang ito ng mga darak at mga niyog na nalaglag lang yung mga kinagatan na ng mga daga. So yun yung hinahalo doon sa pagkain ng baboy. Kaya karamihan din sa nag-aalaga ng baboy sa probinsya ay talagang napapalaki nila yung baboy organically, lalo na kung wala silang budget na pambili ng feeds. At karamihan naman doon sa nag-aalaga ng baboy na gumamit ng feeds, nalulugi sila o kaya yung income nila same lang din sa kung magkano yung ginastos nila doon sa baboy. Pero hindi naman namin kayo talagang dinadown na huwag kayong mag-alaga ng baboy gamit ang feeds dahil meron pa rin naman talagang maraming kumikita doon sa pag-aalaga ng baboy na gumagamit ng feeds. So kailangan lang yun ng diskarte. Kung marunong lang kayong dumaskarte doon sa pag-aalaga ng baboy gamit yung feeds, talagang kikita naman din kayo. Lalo na kung may malaki ka namang puhunan, iikot mo lang yung pera mo, hindi ka na mahirapan manguha ng mga pagkain ng baboy. So ang gagawin mo lang ay magbibigay ka lang ng feeds, yung iba hinaluan ng darak. So yun, gagawan mo lang siguro, alamin mo lang yung mga paraan kung paano ka makatipid at kung paano mo palakihin yung baboy mo na kikita ka pa rin. So ngayon proceed naman tayo sa number 8. Itong pangwalo sa pwede nating gawin na negosyo mula sa pagbababuyan ay itong pagpapalahi dun sa mga inahing baboy. So dito dapat meron tayong magandang bulugan. So yung bulugan, yun yung magbibigay sa atin ng maraming biik at magpapasok sa atin ng mga pera. Dahil kapag sa amin, sa probinsya namin, ang estilo nito, meron kaming bulugan, ipapalahi dun sa mga inahin ng kapitbahay. Kapag nanganak na yung mga baboy nila, bibigyan nila kami ng isang piraso na parte. So isang biik sa amin kapag nanganak. Eh kung yung bulugan, nakapagpalahi siya ng mga 10 sa isang buwan, so meron din kaming 10 na makukuha doon na biik sa isang buwan. So isa-isang bulugan pa lang yun. Kung mas marami kang bulugan, may iba-ibang lahi yung bulugan mo, so pupwede mo gawing business yon dahil ang gagawin mo lang, papakainin mo lang yung bulugan mo, bibigyan mo lang ng magandang vitamins para magkaroon ng magandang similya. So doon pa lang sa bulugan, kita ka na. Mag-invest ka lang dito sa magandang breed ng bulugan. So kung gusto mo, may iba't ibang lahi ka, meron kang native, meron kang black na pigs, tapos meron kang mga hybrid na pig. So iba't ibang klaseng pig meron ka para sa'yo pa rin dadalhin yung mga inahin ng mga kapitbahay mo at doon nila palahian dahil nakakapili sila doon sa'yo kung ano yung ipapalahi nila sa kanilang mga inahing baboy.
At ito namang number 9, yung pagbebenta ng biik na pang-alaga or pang-breed. So, yung iba bumibili ng biik para gawin nilang itong alagaan, para gawing inahin, o kaya gawin nilang pang-benta. Yung iba namang bumibili, sinasabi nila kapag maganda yung mga biik mo, sasabihan ka na nila ng maaga na huwag mong kapunin yung isang baboy na yon, mamili na sila ng isang biik na lalaki dahil ginagawa nila itong bulugan. So itong pagbebenta ng biik, isa rin to sa ginagawa namin kung saan maganda rin ito kasi hindi mo na kailangan mamuhunan pa dun sa pagpakain dun sa mga biik para palakihin sila. So sa biik pa lang, kumikita ka na. Ang gagawin mo lang dito ay pagbigay ng iyong mga baboy, yung mga inahing baboy mo ng magandang pagkain saka vitamins para maging maganda naman yung mga biik nila at mas mabenta dun sa mga kapitbahay mo. Mas mahal yung benta mo kapag maganda yung klase, yung baboy mo, maganda yung quality. So doon yung investment mo, pagpapaganda ng quality ng mga biik, magandang breed, o kaya kung native, magandang klaseng native. Dahil kapag ganito yung mga product mo, talagang babalik-balikan ka ng mga bumibili na nagpapalaki lang ng mga baboy tapos pangbenta lang nila. At kapag sineryoso mo ito, pwede mo itong gawing business. Pwede ka magparami ng mga inahin tapos bebenta mo na lang yung mga biik. At malaki rin yung kikitain mo dito. So ayun ang siyam na negosyong mula sa pagbababuyan o mula sa produkto ng baboy na na-discuss natin ngayon ay itong pagbebenta ng pangkatay o panglitsyon na baboy. Number 2, yung pagbebenta ng karne ng baboy. Alaga natin yung baboy tapos kakatay natin tapos direkta na natin ibenta yung karne doon sa mga consumer. Number 3, itong paglilitsyon. O tayo na mismo ang maglitsyon doon sa mga alaga nating baboy para mas malaki yung kita natin, direkta rin ito na maibenta natin doon sa ating mga consumer. Number 4, itong pagbebenta ng mga putahe ng baboy, tayo ang magluluto at ibenta natin ito sa ating mga kapitbahay o kaya magtayo tayo ng isang maliit na karinderya na sa future ay pwede rin maging isang restaurant. Number 5, itong barbecue na pwede rin nating ibenta na sa tabi lang ng bahay natin o kaya doon sa mga syudad mag-rent tayo ng space para doon tayo magbenta ng mga barbecue natin. Number 6, itong paggawa ng mga longganisa, mga tocino, sausage o kaya hotdog o yung mga processed food na pwede nating ibenta o pwede nating dalhin sa mga tindahan o kaya sa mga supermarkets kung saan ito rin ay isang magandang potential na business. Itong number 7 naman ay yung pagpapaalaga ng inahin. Number 8, itong pag-aalaga naman ng bulugan kung saan ito yung ipapalahi dun sa mga inahin ng mga kapitbahay na magpapalahi ng magandang klaseng bulugan. Number 9, ito namang pagbebenta ng biik na gagawing pang-alaga o pang-breed ng mga bumibili. So ayun po, actually itong mga nabanggit natin ay mga common na rin ito na ginagawa sa probinsya na i-discuss lang din natin dito para mas mabigyan din ng pansin lalo na doon sa mga gusto ring mag-business at doon sa mga nag-iisip at naghahanap pa ng iba pang pwedeng pagkakitaan doon sa kanilang mga probinsya. Actually dito sa pagbababoy marami rin ang nagsasabi na talagang nalulugi sila dahil doon sa kanilang style na puro feeds yung pinapakain nila, pero meron din namang nagsasabi na kumikita pa rin sila. So dito sa pag-aalaga ng baboy, kailangan lang din ng diskarte kung paano yung magandang way para mas mapaganda natin yung paglaki ng baboy at makakatipid tayo dun sa pagpapalaki ng mga baboy natin. So pwede naman natin i-grow organically yung mga baboy natin kung may space naman tayo na pwedeng pagtamnan ng mga halaman o mga crops na pwede natin ibigay sa baboy. Mas maganda na mayroon tayong pananim at kung may malapit tayo sa mga sapa, pwede rin tayong maglagay ng mga kangkong dahil yung kangkong tumutubo rin yun dun sa mga tubigan. At yung kangkong talagang yun ang pinapakain namin simula noon. Hanggang ngayon, nagpapakain pa rin kami na may halong kangkong at may mga halong iba't ibang mga crops. May iba rin ngayon, nakakatibid sila dahil gumagamit sila ng darak, gumagamit sila ng mga fermented na mga dahon kung saan mas malaki yung nutrients na nakuha ng baboy dun sa mga naka-ferment na mga pagkain ng baboy. So ayun lang po, sana'y nakakuha kayo ng kahit kunting idea man lang para madagdag dun sa listahan ninyo sa inyong mga planong business sa mga probinsya ninyo o sa syudad man. Maraming salamat po sa inyong oras sa panonood dito sa ating video. Please like our video at sa mga bago lang dito sa ating channel, please click subscribe, click the bell button para maging updated pa kayo lagi dun sa mga bago pa naming i-upload. Maraming salamat po sa inyong lahat at happy farming business po sa inyong lahat.